Sumod ka na lang sa garahe. Kirbin, mabuti pa kaya umakit na tayo? Kasi kailangan ko na makuusap si Mami. Oo nga naman, Kirbin. Baka hindi makasi maganda kung kailan pa sila papaalis. Doon pa natin sila pipigilin. Kayong bahala. Pero ano bang nandyan sa bag na yan? At kung ang bigat-bigat, ako na nga magbitin. Hindi! Ako na lang dadala. Mag-aandal na ito eh. Tara na. Sige, tayo na. Kayo na naman? Ha? Ba? Eh, ginawa niyo ng pasyalan tong bahay namin ah. Ano? Antindi nyo naman? Ano naman ba kailangan nyo dito? Ha? Magmumulas yan lang ba kayo sa mga magulang ko o manghihingi kayo ng limos? Grabe. Oh. Bakit ngayon hindi kayo makapagsalita? Eh, Senyorita, may ibibigay po ata sila kay Mama Mira. Kerubin, isara mo yung bibig mo kapag hindi kita kinakausap o tinatanong. Pwede? Ha? Pwede ba? Umalis ka na nga. Baka masaktan lang kita eh. Please? Oh. Ano ba yung ibibigay niyo sa mami ko? Kung pwede sana, siya mismo ang pagbibigyan namin. Ba? Ah, sasagot pa? Ha? Sasagot ka pa? Mukhang biyat ko nga to. Eh, Senyorita Clara, kung pwede sana, si Ma'am mismo ang pagbigyan namin kasi importante yung bibigyan namin sa kanya eh. Naku, Mara, nakalis na si Tita Almira at Tito Amante. Kani-kanina lang eh, baka bukas pa o sa makalawang balik nila. Nakaalis na? Ngayon nakarinig mo na. Wala na ang mami ko. Kaya kung ano man yung ibibigay mo sa kanya, mabuti pa siguro ibigay mo na lang sa akin. No? Yan ba? Ano ba naman ang bag na yan? Ano ba naman ito? Eh, Senyorita, hindi po ito. Bakit? Eh, titignan ko lang naman kung ano naman ah. Hindi po ito eh. Oh, Mara, Karen, andito pala kayo. Magandang araw po, sir. Magandang araw. Ah. Tito, akala ko ba natin yung si Tita Almira at Debbie sa airport? Eh, yun sana nga una naming plano eh. Kaya lang eh, naisip ko baka kung may tumawag sa akin dito at maghanap, baka hindi na ako sa mama. Oh, Clara, may bisita ka ba? Hindi mo ni Yaya sa itaas? Kainan ko pa ako sila ni Yaya bago kayo pumasok. Oh, sige, pahinga na kayong dalawa. Mara, gusto kitang makausap mami, ha? Opo. Karen, tara na. Sige.
O boss, kabalbalan niya pinagagawa niyo. Tapos. Ano yan? Magandang araw, Gary. Boss! Ang galing na namin sumapote ni Negro na ano, bra! Anong sumapote? Eh, boss eh. Tinuruan kami ni Simeon sa bilis ng kamay. Kaya pwede natin pakinabangan sa sugalan. Kaya sabi ko sa mga tauhan mo, hindi basta nagagamit ang pandaraya sa lahat ng sugalan. Mari siguro yung mga pipitsugin, oo. Pero yung mga sugal na ginagawa natin, iba yun. Iba naman yung pera-pera lang kaysa sa lukuhan. Alam mo, Simeon, alam ko namang nuno ka na eh sa pandaraya, sa sugal. Pero kung ginamit mo sa akin yung pandaraya mong yan, sinisiguro ko sa'yo, nakaukit na pangalan mo sa lapida. Ibabala kita sa kanyon, Simeon. Ito talaga, oh. Ikaw ba naman idadayain ko? Batanggayin ba naman kita? Samantalang ikaw ay panyero ko, ginagalang kita, magaling kang tao, hindi kita kayang dayain. At saka alam mo naman, hindi ko gagawin sa'yo yan, ha? Alam mo naman yan, pare-parehas na ako lumaban. Lalo na. Joke lang tayo. Saka nang mali natin, boss, saka magaganda din sa mga pasugalan, di ba? Madali ba yung tinurun sa inyo? Oo, boss. Natuto nga kami kagad ni Waldo eh. Interesado ako si Mel. Pakita mo nga ako. Yeah. Sabi mo tama yung tuturo mo sa akin. Ang ibig mo sabihin, umuwi ka lang sa inyo para ibalita nangyari kina Clara at Carol? Ganun na nga ako, sir. Eh, pasensya na ho kayo kung hindi ako nagsabi ng totoo. Eh, anong dahilan? Bakit mo ibinalita sa itay mo? Eh, kasi po, baka makatulong naman po si itay sa inyo para matagpuan sina Clara at Carol. Para. Naniniwala ako sa mga sinabi mo. At nagpapasalamat ako at sa pagtatangka mo makatulong. Salamat. Sige, pahinga na kayong dalawa, ha? Eh, sir, maglilinis na muna kami ng kwarto niyo. Oh, di ba kadarating niyo lang, baka pagod pa kayo. Eh, lilinisin na muna namin bago kami magpahinga. Oh, sige, kayong bahala. Sige. Mara, paano niya nalaman na doon ka galing sa itay mo? Baka may nakakita sa akin. Eh, bakit hindi mo sinabi sa kanya at binigay yung mga perang dala natin? Karen, nawalan ako ng lakas na loob eh. Tsaka naisip ko na kapag binigay ko sa kanya yung pera, mapipilitan akong sabihin sa kanya yung mga ginawa ni na Clara at itay. Mapapahamak lang sila, di ba? Kung sa bagay nga, mabuti sana kung si Clara lang eh. Ikaso damay pati itay mo. Ano ngayon na binabalak mo? Binabalak? Sinamara may binabalak? Ano mo, Carol? Ang hina mo talaga sa pakiramdaman. Hindi mo ba napansin? Namutla si Mara kayo nang tanoyin ko kung ano ibibigay nila kay Mami. Lalo na nung hablutin ko yung bag na dala niya. Ang ibig mo sabihin, nasa bag na yun ang ibibigay niya sa Mami mo. Oh, huwag kang magtanong. Alamin mo kung ano nga yung laman ng bag na yun.
Paano natin malalaman? Problema ba yun? E di pasukin natin yung kwarto nila. Alam mo, Carol, masama ang kutob ng loob ko eh. Pakiramdam ko may binabalak yung Mara na yun. At kung ano man yung binabalak niya, kailangan ko siya maunahan. Cuatro, dos, kika na las. Nasa poti tayo. Ayos ba? Ayos po, sir. Pwede natin gamitin yung bilis ng mga kamay natin. Ayos na ayos. Bueno, di subukan niyo sa pasugal. Ha? Gaya nga nasabi nito si Waldo. Pag daw nakuha niyo yung porsyento, eh di pwede na kayong dumayo sa mga malalaking pasugal. Ha? Anong porsyento? Ewan ko dyan sa mga bata mo. Ang sabi niya eh, kahit daw milyonaryo, kaya nilang patawbin basta nakuha nila yung kanyang porsyento. Eh, siguro, nakadali ng hindi mo nalalaman. Ah, sige, panyero. Kung dadayo kayo sa pasugalan ko, hawagan niyo lang ako. Pero kwitaw, ha? Huwag niyong gagamitin yung tinuro ko sa inyo. Sige, panero. Sino dumanda? Sino! Hindi ako, boss. Si Waldo. Boss, wala man ako bang sinabi mo sa'yo. Bueno. Ha? Atat na rin lang kayo sa porsyento nyo. Ibibigay ko na sa inyo. Ang kukulit nyo eh. Pero ito, tandaan nyo ha. Ha? Ha? Pag kayo nasabit dahil dyan sa perang yan, hindi nyo ako kilala. Kakaila niyo ako. Kaya magulo kayo sa kulungan. Wala akong pakialam. Namin makausap sandali. Oo, yun lang pala eh. Bakit? May problema kayo ni Karen? Sabihin mo na, Mara. Eh kasi, Kirubin, tumawag ako sa bahay. Pinapauwi na kami ni Inay. Pwede bang ikaw lang ang magsabi kayo na Sarah na umalis na kami? Kasi hindi ako makakatok sa kwarto niya eh. Yun lang pala eh. Oh, bakit? Namumutla kayo. Nagmamadali na kasi kami, Kirubin. Tayo na, Mara. Sige. Mauna ka na. Susunod lang ako. Sige, dalihan mo. Sige. Kirubin, yung naging usapan natin, na walang malalaman si Nasir at ma'am. Nangako ako sa'yo, Mara. At tama lang yung ginawa mo. At ngayon, tapos na ang problema ni na ma'am at sir. Sige, alis na ako, ha? Sige. Ngayon, Kirubin, hindi ka na makapagkaila sa akin, ha? Anong ginawa dito ni Mara?
Tsaka ano yung sinasabi mong tapos na ang problema ni Sir at Ma'am? Ah. Wala akong makita sa kwarto nila. Eh, yung bagang hanapin mo. Eh, palagay ko tangay na nila nang umalis sila eh. Teka, anong umalis? Umalis na sila? Oo, wala na sina Karen at Mara. Eh, nagmamadali sila umalis eh. Hindi ko alam kung bakit. Malaking porsyento ang sinasabi ng mga tauhan ni Gary. Nadala si Waldo. Maging si Gary na bigla nung sabihin kong yung sinabi ng tauhan niya, si Waldo. Ano na naman porsyento yung sinasabi mo, Simeon? Eh, bigla nga nila ikinabi yung usapan eh. Tipong ayaw nilang mayroong makarinig na iba. Pero sangayon din sa pagkakarinig ko, tipong malaking perang involved dito eh. Dahil kahit na milyonaryo raw, kaya nilang hamunin sa sugal. Eh, di talaga nga malaking porsyentong inaasahan nila. Ikaw na yan kaya yun sa ransom money? Wala mang tingyente. Jerry. Sir. Puntahan mo si Judge at magpa-issue ka ng search warrant. Ano mang oras eh. Pwede nating pasukin ang lungga ni Gary. Ano? Yaman din lamang, nagigil na kayo sa porsyento nyo. Yan! Ibibigay ko na sa inyo. Pero tayo, hoy, ha? May usapan tayo, ha? Pagka kayo sumabit dahil dyan sa perang yan, wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Ayos lang, boss. Diba, Waldo? Oo, boss. Kaya naman namin mag-ingat, eh. Boss! Boss! Tignan mo, boss! Bakit? Oo nga, boss! Ibabaw lang tunay na pera! Boss, oh! Pinagupit-gupit ang Jared papel! Nadisgrasya! Ano yan? Ano to, Daddy? Thank you.